So after 6 months, after 3 months, naghiwalay kayo. Yes po. Oh. Gano katagal bago kayo nagligawan ulit? 3 years po. 3 years ko po siyang kinukulit pa rin. After po mag-break up po kami ng 2016, kinukulit ko pa rin po siya ng kinukulit. Pero kinukulit ko po siya sa chat kasi tinagyawat po kasi ako ng sobrang dami. Eh nawalan po ako ng confident na humarap sa kanya. Kaya ang ginagawa ko po kasi inaantay ko po na gumaling yung tagyawat ko po para magkaroon po ako ng lakas na loob na humarap sa kanya. Kaya bumibilang po ng... Inabot ng taon. 3 years, gumaling yung pimples. Hindi pa rin po gumaling. Oh, yung iba talaga, ano, matagal. Oh, may ganun eh. Ako dati. Dati, 16 ako. Grabe. Yung pimple po, tutubuan po ulit ng isang pimple pa. Ako din, Diyos ko, tuwing magkakamens ako ang tinipimple. Talaga? Ilang taon ka niya? Pero wag kahit piro lang, ibigay nyo na sa akin yung nakagamens ako. Buti, tinanong ko nga, ilang taon ka nun eh. Grabe. Pinagtaon na ako. Men, ibig sabihin, maraming boys. Ayan ah. For men. Oo, kaya pag tinanong, may tigyawat ka naman. Eh, kasi nga, di ba? Oo. Sakit nga ng pusin ko ngayon. Correct. De, uso talaga yan. Di lang masamok ko sa likod. Nagkakatigyawat din. Oo. Sa ulo. Sa ulo? Sa tenga. Sa ilong. Yun ang pinakamasakit na pasukat. Sa loob. Sa loob. Sa loob ng ilong. Oo. Normal lang naman sa labas, di ba? Meron din kasi sa labas. Oo, meron din sa loob. Tapos makakamot. Sa singit, tapos nagiging pigsa yung mga ganyan. Grabe naman yun, iba yun. Kasi pimple din yun eh, nagiging pigsa. Hindi, diba? Iba yun. Iba yung iba, tubo, no? Iba yung may mata. Uy, minsan sa singit din. Oo. Hirap gumalaw, no? Baka kasi mainit. Pwede. Pinaka nakakainis din, makamot mo na. So, anong naging epekto sa'yo nung tinigyawat? Ilang taong ka tinigyawat? Tinagyawat po ako nung after po naming mag-break up. Mga ilang taong ka noon? 16 din po. Naku, yan pa man din yung ano eh. Yung gusto conscious. Mo, nagbibinata ka, very yes. conscious ka na, ang daming nagbabago sa katawan mo. Yes. Pati diba? Boses. Nagbabago itsura mo, boses mo, tapos titigyawatin ka. Oh. Yan yung point na yung mga classmate mo, either pumopogi o nagbabago yung itsura. Yes. So ikaw din, sa sarili mo, alam mo kung anong nangyayari sa'yo. So nawalan ka ng confidence, ganun? Opo, nawalan po ako ng confident po. Kaya ang ginawa ko naman po, nagtry po ako ng kung ano-ano mga product. Katulad ng? Yung mga panlagay po, pampahit po sa mukha. Tapos, napansin ko po na hindi pa rin po siya gumagaling. Ginawa ko naman po, nagpa-facial po ako. Tapos, hindi pa rin po siya gumagaling kasi ano, every 2 weeks po nagpa-facial talagang hindi nauubos eh. Ako din nagpa-facial ako, walang nangyari. Nagpa-vulcanize ako. Yun lang pala yun. Grabe, ginawa ko. Yung mukha ko ginanon sa tubig. As ang daming pula. Butas na yun. Ang dami pong butas. Sabi, anong gagawin? Ay, palit ulo na po yan. Okay lang sa balik. Di ba ganun daw yung gulong? Ang dami ng butas. Wala naman palitan na yung gulong. Ang hirap naman nun. Palit mukha. Palit ulo ba? Magtuturo ka lang. Pipili. Eh, nakita ko, ang kit nung ano, nung pusa. Pwede may pusa. Hindi. Ano din naman. Ano, depende sa... Minsan sa hormones. Yes. Yun. Yun. Pero wag niyo rin kakalimutan, pwede rin maging dahilan yung ano yung... Yung punda ng una. Yes. At totoo. Oo, minsan sa kasalaulaan mo, punong-puno na ng palis na lawa yung punda ng una mo, hindi mo pinapalitan. Hindi mo pa pinapagpagpuro ano. Si Ryan. Oo, minsan nasa punda rin ang unan. Kasi di ba, minsan may nilalagay tayong mga ano sa mukha. Skincare. Ointments. Serum. Dumidikit sa unan yun. Aha. Minsan pagising mo, nakadikit yung unan eh. Ganun ka dikit? O sabihin mo, parang bigat ang pakiramdam ko. Eh, parang di bibigat na yung unan ka dito. Natuyo yung tinlagay. Kaka-feeling ko, isa yon. Na pag medyo madumi na yung mga higaan natin. Hygiene. Malaking bagay ang hygiene. Dugo. Di ba nasa dugo yung ganun?